umaga mga kakuha. Dito ako ngayon sa bundok naman. No, galing sa dagat. Bakit naman ako ng bundok? Kasi dito may nagsabi sa akin. Mga isang buwan pa lang daw. Eh mayroon daw kinuha dito yung Amerikano. Nasa bato lang kinuha. Paaangsay nun, apak ng boots, parang ganun. So malalaman natin ngayon kung paano siya hanapin. Kasi sana kami ang mag-operate niya ng problema. Binili ng Amerikano itong lupa na to. So simula dito, nakikita mo talaga yung buong area pababa. Kasi nasa taas tayo ng bundok. So sige, hila tayo dun sa may area na napagkuhanan ng treasure. So ito na mga kakuha, no. Ang unang sign nila dito ay yung apak ng paa. Ito yung apak ng paa. Pero papunta doon. Punta na daw doon. Pero mali yan. Ang apak ng paa ay mayroon siyang dalawang dot hole. Tatlo. Ang direction niyan makakuha ay dito. Lagi kayong titingin sa araw. Tingnan natin kung saan yung araw. Ayan. Ayan yung araw makakuha, no. So papunta dun. So itong ano, isa, dalawa, tatlo. So papunta doon mga kakuha. Ang maganda lang dito kasi dahil hindi masyadong klaro yan na sign, eh mayroon pang isang sign dito. So yan ay papunta daw doon. Ano to? Kanan. Kanan siya mga kakuha. Dito naman parang nililito nila yung nag-treasure. Ito naman ay kanan din. Ayan. Yan yung klarong paa. Yung apak ng paa. Tapos mayroon siyang dot dito. So saan ba nakuha yung item? So ibig sabihin dalawa yung pinaglagyan. Dito makakuha, butas yan. Ayan. Butas yung mga kuha yan, oh. Hindi na tayo makababa dyan kasi baka mahulog tayo. So yan, nakuhaanan yan kasi dahil dito yung dot na yung apaka to pa, dahil dito sa dot na to. So may nakuha dyan sa baba na yan. Pero saan pa nga ba yung isa? So sa tinuturo ng isa, sa tinuturo dun, ito kasi yung dalawang giveaways na to. So yung Amerikano dito, binili lang itong lupa na to para kunin lang yung treasure. Tapos yun, ibinalik din sa pinagbilan niya yung lupa. Sabi niya sa kanya na daw. So ayan, papunta dun. Diretsuhin natin yun. Huwag na natin putulin mga kakuha para makita natin kung saan talaga yung direction. So laging tandaan, kapag naghahanap ng treasure, eh laging haharap kayo sa araw. So medyo malayo-layo to, mga ilang hakbang sa tigaling doon. So pagdating dito mga kakuha, mayroon kang makikita dito bato na pointed dun sa item. Ito yun. Yan yun, no? Yan yung palatandaan. Actually isa yung natural, isa yung natural na ginawa ng kalikasan, pero dahil sa may sign nga, kasama na siya, sinama siya sa sign.
So saan nga ba papunta yan? Doon daw sa taas na yun, tatapunta natin. Streetin na natin para malaman nyo talaga kung saan saan talaga tumuturo yan. Kasi ang isa dito nasa bato nilagay. So pagdating dito mga kakuha, ito na yung bato na tinuturo niya. Ito na yung bato na pinaglagyan. So dalawang giveaways ito. Nakuha nila. Ayan mga kakuha, dyan. Dyan mismo nakuha yung isa pang item. Apat na barita ang laman. Oh. Ulitin natin, ayun yung bato na pinanggalingan ko. Ayun oh, tuwid na tuwid. Ayan. Tapos papunta rito. Ito yung nakuhanan mga kakuha. So ito binasag nila to. Ayan, mga basag yun. Ayan, dito nilagay yung apat na barita. So walang paltos yan. Kapag nag-treasure kayo, lagi kayong nakaharap sa araw, mapaumaga man napahapon, kung saan sumisikat yung araw. So balikan natin ha, para masyadong maintindihan. Kasi ito mga kakuha, hindi na ako nagdala ng detector dito kasi nakuha na ito eh. Sayang nga ito dahil hindi namin napuntahan. Pero Amerikano daw ang nakakuha dito. Ayan. So ulitin natin para labis na baka kakoy makakita kayo ng ganung sign. Yung paa, yung parang apak ng boots, no, paa talaga. Yun talaga yung paano siya hanapin. Kasi hindi ito napaka-tricky ito, pero mahirap hanapin. Tingnan mo yun, mga kuwa, kung saan nakaturo yan. Saan yung bato? Ayun yung bato. Kita mo? Ayun yung bato doon. Saan ba yun? Ayun yung bato. Tuwid na tuwid yan, mga kuwa. Tapos, ito naman ay tuwid na tuwid din dun sa bato na pinanggalingan ko. Doon punta natin. Alam niyo mga kakuha, minsan iniisip ko kung bakit naghuhukay ng masyadong malalim yung iba. Pero pag yung mga Amerikano, mga Hapon, alam nila kung saan kukunin, napakababaw lang yung hukay nila. Halos di nga sila naghukay dito. Parang tinatandaan lang nila yung sign. Siyempre may map sila, so madali lang nila mahanap. Ayan yun, diba? Tuwid na tuwid. Pero ang paa doon nakaharap. Pero may tatlong dot dyan. Ito, isa, dalawa, tatlo. Yun pala yung sign niya. Papunta naman doon. Diba? Yung araw, yun ang araw. Diba? Kaya sayang talaga ito. So, ito, nakuha na nila. Tapos mayroon pa silang nakuhang isa. Itong paa naman na to. Itong paa naman na to ay doon talaga siya nakaharap. Ito, doon talaga siya nakaharap. Alam mo sa napaka-trick nito mga kakuha. May butas yan dito ito. Ayan o. Papunta doon. Pero may butas din siya dito. At may nakuha dito sa baba. Yan, hinukay nila yan. Pero medyo mababaw lang yan. 6 feet. Diba? Pakababaw lang ng mga hukay nila. Tapos diretso din yan dun. Sa
ano na yun, sa sign na yun, sa nakuha na yun. Ayan, di ba makakuha? So balikan natin yung nakuhanan. Dito maganda itong sample dun sa mga naghahanap ng treasure o bago pa lang na nag-uumpisa, kasi magkakaroon kayo ng idea nito eh, kung ano kayo, mag-encounter kayo ng ganitong sign. O, di ba? Tuwid din siya dito, makakuha. Ito. Ayan, makakuha. Tuwid din. So, ibig sabihin, triangle yan makakuha. Andun yung isa. Diyan. Andun naman yung isa. O, tapos triangle naman dito. Ito makakuha. Pero, ito ay natural sign na to. Ito yung pinaka-pointer niya. Ito. O. Pinaka-pointer niya. Papunta naman dun sa nakuhanan. Dito. Sa bato. Nakakapagod yan. Si bundok to eh. So, dito makakuha. Dito nakuha yung apat na gold bars. At sa bato nilagay. Malalim to eh. Ay, ano yan? Baka madumi. Kung lalim mo. Madumi. Napuno na ng ano. Putik. Ito yung shield nyo. Sino mo ito makakuha? Ito, bato. Pero ito, ayun. Siminto. Dito sa baba. Pero bato ito. Tinakip ang bato dito. Ayan, tinakip ang bato dito. Tapos dito nakuha yung apat na gold bars. So kung tutuusin, yung tatlong sign na yun nagka-triangle. Tapos sa triangle na yun, dito naman sa mga pitong hakbang, eh nakuha tong item. Isa sa palatandaan ito makakuha ay itong mga bato na to. Ito lang yung may mga bato dito na lumitaw. Yung bato na yan. Yan, mga palatandaan na yan. Pero sa iba yan, wala nang ibang bato. Yung ibang bato. So, ngayong araw ang makakuha ay nabigyan ko sana kayo ng magandang explanation tungkol sa sign na apak ng paa na wala mga daliri. No? So, ibig sabihin, pag wala mga daliri, medyo malapit-lapit lang yung item. At minsan, pag may dat sa gilid, ay nandun lang yung dalawang item. So, yun mga kapuha. At mamaya, pupunta pa ako dun sa isa ding sign na yung isa nakuha na, yung isa hindi pa. Yun, mga kuha, magandang araw sa inyo lahat at ingat kayo mga ka-treasure natin.